Ang focus ng ceasefire ay ang maibalik ang 50 hostages ng Hamas sa Israel at pagbabalik naman ng bansa ng mga dinakip nitong bihag sa kabilang panig. Ito ang ibinahagi ni Bomboy International News Correspondent Vance Vornell sa naging panayam sa kanya ng Bombo Radyo Dagupan hinggil sa 4 na araw na kasunduan ng pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig. Anya, ang nasabing kasunduan ay binabantayang mangyari sapagkat nais ng gobyerno ng Israel na mangyari ito bago mag-Biyernes upang masigurong tutupad ang kabilang grupo sa napagkasunduang usapin. Saad nito na inaasahang nasa 135 na mga bihag ang palalayain ng Israel habang wala pa namang tiyak na bilang na inilabas ng Hamas sa palalayain nilang mga bihag. Kaugnay nito ay nakasaad naman sa listahan na inilabas tungkol sa mga papalayaing bihag na karamihan sa mga ito ay kababaihan at mga bata, subalit patuloy pa rin na kinukumpirma ang pagkakakilanlan ng mga ito. Pagbabahagi pa ni Purnell na kung matutuloy at maisa sa katuparan ng 4 na araw na pansamantalang putukan, ay magbibigay daan ito sa ilan pang mga Pilipinong nananatili sa Israel na ligtas na makabalik sa kani-kanilang mga tahanan at hindi na rin nila kinakailangan mangamba para sa kanilang buhay. Iyon po, binabantayan din na nangyari iyon kasi yung gusto ng Israeli government is gagawin po ito before Friday. Nangyari yung exchange of hostages before Friday para kumbaga ma-make sure din nila na tutupad yung bilang grupo ng ano ng pinag-usapan po. Yes po, actually simula kahapon, hinintay po sila ng mga list na ibigay ng kabilang side kung sino-sino ang mga iyon, ang mga pangalan ng hinihintay, pero hindi pa rin po na-confirm kung sino ang mga iyon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Laila Di Guzman nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!